Sinisimulan na ng kagawaran ng pagsasaka ng gitnang Luzon ang distribution nito ng Sentinel Piglets sa mga ASF-affected na lugar sa bawat lalawigan nito. Nakapailalim ito sa National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE ng National Livestock Program ng kagawaran. Ang layunin nito ay ito nga, sabi ko nga, ay upang makabalik sa pag-aalaga yung ating mga backyard raisers, maibalik yung nawala nilang kabuhayan, and may taas ang produksyon, and at the same time, bumaba naman ang presyo ng baboy sa merkado. Inumpisa ng distribution sa apat na bayan ng Nueva Ecija noong 27 ng Agosto at sa Balanga Bataan nitong unang araw ng Setyembre. Bawat raiser po ay makakatanggap ng apat na piglets, 15 to 20 kilograms po ang bigat nito, at may kasama po itong 12 bags of pigs na kanilang gagamitin hanggang 40 days po ng Sentinel period. May kasama rin pong gamot na kung maaaring kung magkasakit man yung kanilang mga baboy ay meron pong kagapay na gamot na magbibigay yung ating mga provincial veterinaryo. Upang maging kwalipikadong recipient ang hog raiser ay kinakailangan sumailalim sa disinfection ang farm at pumasa sa environmental swabbing. Dito po sa Bataan meron po kaming team. Ito po ay Biosecurity Action Team against ASF and Notifiable Diseases. Acronym po nito ay Bataan. Ito po ang ginagamit namin pag po nag-disinfect ng mga pig farm, mga backyard farm, slaughterhouses, palengke, at saka po yung mga vehicle. Dahil meron po kaming dalawang kolong-kolong step po dito na umiikot po from time to time para mag-disinfect po dito. Samantala, tinatayang nasa 6,000 Sentinel piglets ang ipapamahagi sa 60 bayang ASF-affected sa buong rehiyon. Pag po itong mga Sentinel animals na ito ay nag-survive within 40 days after observation at nag-collect tayo ng sample at hindi sila nag-positive at hindi sila nagkasakit, ay may tuturing na po natin, may dideklara na po natin yung area from red to pink at pwede na po tayong mag-repopulate dun sa mga area na yun. Paalala rin ng kagawaran na huwag magpapakain ng swill feed o kaning baboy sa mga alagang baboy dahil ito ang pangunahing nagiging dahilan ng pagkalat ng ASF at sa mga hog raisers na sumunod sa mga itinalagang biosecurity protocols. Magtutuloy-tuloy ang distribution ng Sentinel piglets at aasahang matatapos sa buwan ng Oktubre ang paunang pondo para dito. Ito po ang inyong Agri-Reporter Ernest Payawal ng Agri-Balita, Central Luzon.